Marso na sa susunod na buwan, tipikal na panahon ng tang-init sa Pilipinas. At sabi ng PAGASA, 2 linggo na lang daw ang natitira, kaya sulitin na ang lamig ng amihan. Saksi si Mark Salazar. Tirikang araw at maalinsangan. Tapos na ba ang malamig na amihan? Apo. Ito ba dapat malamig pa ngayon? Sa Metro Manila, 33 degrees Celsius nga ang maximum na temperatura kanina sa PAGASA Science Garden sa Quezon City. Mainit talaga sa tanghali, pero pag sunset, tapos nag-clear sky sa madaling araw, asahan nyo na malamig ang tubig sa madaling araw kasi masyadong malamig. Yung na-receive na init ng lupa during the day, since wala rin ulap na harang, yan ay lalabas ulit sa atmosphere. So patuloy na lalamig, kaya magiging malamig pa rin sa madaling araw. Oras na umihip na ang malinsangang hangin galing Pasipiko. Masasabing legit na ang dry season o tag-init. Ito yung tinatawag nating summer, kahit 2 lang at hindi 4 ang season sa Pilipinas. Kung mararamdaman natin na umiinit yung madaling araw, so yun yung magsisignify na papatapos na yung ating amihan season. Swerte kung nasa bukid o bundok ka, o kahit saang lugar na mapuno o luntian. Maliwalas kasi dahil sa mga halaman. Pero ang mga nasa lungsod, lagot sa tinatawag na urban heat island effect. Yung hangin, instead na magsi-circulate pataas, naiipon na lang sa gitna. So nagkakaroon siya ng additional na pag-init doon sa area kung saan masyado tayo mararaming building. Yung mga sementado, yung mga asfaltadong lugar, yun ay nag-a-absorb ng maraming init. Tingin ng PAGASA, nasa last 2 weeks na raw ang amihan o malamig na hangin galing sa Siberia. Kaya bago mag-sun, sand and surf at maghanda ng summer get up, sulitin na raw ang mga pangginaw at dumayo sa mga pasyalang bentahe ang lamig gaya sa Tanay Rizal na 19.3 degrees Celsius kanina o sa Baguio na nakakangatog na 14.5 degrees Celsius ang temperatura. Pero may mas ilalamig pa pala. 9.9 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Yan na itala bago mag-alas 8 kaninang umaga. Ang pinakamababang temperatura sa bansa ngayong panahon ng amihan ayon sa PAGASA. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi.